So yun guys, ito bitag tutorial tayo ngayon. So ito yung pabaor niya, yung kawayan, tapos silo, ito silo, pamakling niya to. So yun. So guys, ang kahit anong gamitin niyo dito, kahit anong kahoy, kasi ako ngayon guys, gumamit ako ng kawayan. Kahit ano naman dito, basta flexible at matibay siya. Pwede yung bagging, mga kahoy, ganun. Basta yung matibay at flexible lang. So ito, padatar to, padatar. Ang tawag dito guys, sa bitag na to, padatar. Ito. Ganito. So lalagyan natin siya ng sahig or yung sinasabi ko na padatar. Ayan. Lagay lang natin ng ganyan. Kahit ilan guys na sahig ang gusto nyo. Kahit 10 pa yan. Kahit pagdikit-dikitin nyo yan guys, pwede rin. Ayan, pagdikit-dikitin nyo na ganyan. Yun nga lang, magastos siya dito. Madami kang magagamit na padatar niya or sahig niya. Ako kasi kalimitan na ginagamit ko, 5 or 4 lang. Ayan. So ito, ganyan siya. Tapos, dapat yung itong ang bilog ng silo niya guys, dapat sakop lahat ng mga padatar niya. Ayan. Or yung sahig niya. Para kahit saan siya aapak dito, kahit maapakan niya dito sa gilid lang, mahuli pa rin siya. Dito sa gitna, talagang mahuli na siya. So ito yung bitag na walang sinasanto guys. Walang kinikilingan to. Lahat ng aapak, huli. Na nakikita nyo naman sa mga video ko guys. So yun, ito, tawag dito padatar. So lalagyan na natin ng harang, yung mga harang. Kita nyo naman, oh, may mga harang. Di ko na lang linagyan dito. Kung maglalatag kayo ng bitag guys, lahat dito lalagyan nyo. Dapat walang madadaanan. Wala siyang choice na dadaanan kundi dito lang sa gitna. Dito lang sa may silo. So yun. At eto naman guys, gumamit ako ng dalawang kahoy na may singit. To, may singit, oh, may singit. Ginagamit lang to guys, kapag yung lupa eh matigas. Hindi gaanong malambot, so kailangan natin ng ganito, yung dalawang may singit. Ayan. So gagamit lang tayo ng dalawang kahoy, yung maliliit ito. Pagsabitan lang ng pamakling niya, pabakling. So ganyan din, ganyan lang. So kailangan din ng ano to, ng ito, sahig niya or padatar. Kalimitan guys, ito yung ginagamit sa baboy ramo, bitag sa baboy ramo. So ganito lang yung baboy ramo kasi guys. Yun, dikit-dikit talaga yun, talagang dikit-dikit, tapos tinatabunan ng mga ganito, patay na dahon, tapos linulubog sa lupa itong padatar niya. So wala kang makikita. So ito lang yung ginagamit ko pag talagang matigas yung lupa. Hindi ko kasi maibaon yung pabaku ko niya, yung mga kahoy, ganon. Hindi ko kasi maibaon. Ito, pwede to. Kasi ginagamitan ko to ng mga bato, ganon. Pinupukpuk ko dito para lumubog. So ganito lang guys. Same process din sa padatar. Padatar din to. Kaso, yun nga, nagkaiba sila. May, ito, yung may singit, tapos dalawa yung anito, ganito, sabitan niya. So ganun din, dapat sakop din lahat ng mga padatar yung may itong bilog ng silo. Yan, ganyan. Dapat sakop din. Yan. Yan. Sakop lahat. Yan. Sakop lahat niya guys, sakop niya lahat. Yan. Oh. At ito naman guys, isa lang. So may singit din siya. Ito, ganito. Pangmadalian lang to guys. Tapos may isang sahig lang. Pero hindi to kasiguraduhan guys kung mahuli yung aapak. So ganito lang, set up lang natin. Siyempre, lagay natin ng ganyan. Tapos kabit natin ganyan. Yan siya guys.
Yan. Tapos, ilagay natin to. Yan. Lagyan natin yung silo. Hindi kasi sigurado to, guys, na mahuhuli yung maapak. Kasi iisa lang yung sahig niya. Compare sa mga iba na maraming sahig, ito, isa lang. Ayan. Ayan. So, ganyan lang, guys. Kung dito siya nakaapak, dito sa mga walang sahig, hindi mahuli. Tapos dito, dito lang sa gitna siya mahuli, guys. Tapos ganyan. Then, pwede pang sumabit to dito. Dito, magkaganyan yan. Dito pang sumabit ng ganyan, no. Hindi siya mahuhuli talaga. So, hindi talaga sigurado ang latag bitag na to. Paggamit ng ganito. Yan. Siyempre, guys, kung ayaw nyo ng ganito, pwede nyo naman lagyan to ng maraming sahig. Ganito lang. Tatanggalin lang natin to. Tapos, igaganon natin. Tapos, lalagyan natin ng ganito. Ganito. Tapos, din natin ganyan. Pero ang paglatag kasi ng ganyan, dito, ilagay mo doon sa silong. Tapos, ilalagay mo to. Ganyan. Ganyan siya, guys. Tapos, lalagyan natin ng sahig. Sigurado, 100%. Lahat ng apak na naman dito, huli. Kasi marami ng sahig ito. Yan. Ganyan. Marami ng sahig. Tapos, siyempre, lalagyan na natin yung silo niya. Yan. 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 Yan, 100%. Makakahuli na to kasi marami ng sahig or padatar. Yan. So, ganyan. Apak siya dito. Huli. At so, yan, guys. Yun lang naman ang ginagamit ko sa paglalatag ng silo sa bundok. So, sundan nyo lang ang mga sundan nyo lang yung video check na kapag naglatag na kayo, may mahuli rin kayo. Pero, ang kalimitan kasi, guys, na ginagamit ko, ito. Ito, padatar. Actually, lahat naman sila, guys, padatar. Kaso, iba-iba lang tawag natin doon sa mga ganung pamamaraan. So, yun. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. And God bless. Keep safe. Peace out.